Again, Lord, as we start formally, be with us. Thank you, Jesus, for everything. We love you. We bless your name. Amen. So, ito, naka-record to para doon sa mga wala ngayon. So, for the past few days, pinag-usapan natin is all about yung what Jesus suffered sa tinatawag na ano na sa cross doon sa last day niya sa mundo bilang katawang tao. So, pinag-usapan natin mula doon sa pagpawis ng dugo hanggang doon sa namatay siya, pinag-usapan natin yon. So, napunta tayo dun sa detailed suffering ng ating Panginoon. Now, maraming nabago yung buhay, maraming iba't ibang experience yon. Tapos, ito yung nangyari kasi sa inyo. Yung, if you're not aware for these past five nights, kung di kayo aware, ang tawag namin dito ay yung tinatawag experiencing the cross. Okay? Experiencing the cross. You experience the cross, normally, pinipreach ko to sa loob ng siguro 1 hour tuwing may retreat. 1 hour of experiencing the cross. Kasama na dito yung sangkatutak na paparamdam talaga sa'yo. Ngayon, wala lang. Binawasan lang natin yung paramdam. Dati may tinatawag pa kaming pako, may ganun-ganun pa kami. Saka na, pali nyo, pag nag-retreat tayo, maranasan nyo yun. Nung ipapako ka. So, ngayon, itong past few days, siguro you're not aware, pero pag nakompleto mo to, narinig ba ako? Malinaw ako? Yan. Baka if you're not aware, actually, it's more than sa emotion, but actually, it's about us, our spirit, learning na, uy, ito, tama to. Tama to. Yung truth, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi, when you learn the truth about the Word of God, when you learn the truth of the Word of God, it sets you free. Okay? It sets you free. So, yun yung siguro pinakaunang ano. By learning the truth about the Word of God, it will set you free from a lot of things. So, doon palalaya eh. The only way na paano tayo lumaya is to know ano yung katotohanan. Kasi kung hindi mo alam yung totoo, dalawa lang yan eh. Either naniniwala ka doon sa katotohanan o naniniwala ka sa kasinungalingan. Walang gitna. Walang sinasabi na minsan naniniwala ako sa katotohanan, minsan naniniwala ako sa kasinungalingan, o may tinatawag na minsan so-so. Walang ganun. Either you believe sa truth or you believe sa lies. Without the existence ng truth, yung lie nag-exist. So ito yun. So, nung nalaman nyo yung truth about yung suffering ng Lord, it's not simply knowing na yung truth na yun at iparamdam sa bawat isa na, oy, ganito yung ginawa ni Jesus para sa atin. But it's about yung freedom na kaakibat doon. Like yung freedom ng yung healing para sa sakit, yung tawag dito yung forgiveness ng sin, yung mga ganun bagay. Pinag-usapan natin yan. So malinaw na. So I hope na nabuksan yung mata natin doon. And I hope na hindi lang natin gagamitin yung naging teaching nitong nakaraang linggo, pero gagamitin na din natin to sa mga susunod na panahon, di ba? Sa mga susunod na araw. Now, ngayon, ito yung tinatawag nating lesson dito, yung supplementary lesson. Pag sabi yung supplementary lesson, syempre natutunan mo na yung lesson. So ano yung next move? Ano yung next step? Paano mo siya i-apply? So, unang-una, yung sugat na pinag-usapan natin, actually, ang pinaka-significance doon, sabi doon sa Hebrews, sa pinag-usapan natin, without the shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. So, number one na gusto kong pag-usapan natin is this, importante yung dugo ni Jesus. It's all about the blood of Jesus. Siguro yung pinaka-point, di ba? It's all about the blood of Jesus. What makes the big difference is not the wounds, actually. It's the blood. It's the precious blood. Kasi yung dugo ng sacrificial lamb o sinasacrifice, yun talaga yung nag-aapis. Pag sabi nag-aapis, nagtatanggay ng galit ng Diyos. Kasi galit ang Diyos sa kasalanan. At ang nagpo-cover nun, nung galit na yun, ay walang iba kundi yung dugo. Ibig sabihin, kung nasaan ang dugo, nawawala yung galit. So parang imagine that. So ganun. Kaya ginigilitan sa leeg yung sinasacrifice, yung mga ano, because of the blood. Okay? Because of the blood. Now, kaya precious yung dugo ni Jesus. And always remember this, ha? Dahil sa dugo ni Jesus, we are forgiven. Pero, maliban dun, ito yung ilan sa mga gusto ko lang i-share. Ano pa yung ilan sa mga ginawa ng dugo ni Jesus para sa atin? So, I hope na pagka binasa nyo, na alaman natin to, hindi ko na i-share lahat, ha? Yung mga importante lang. Ano ba to? It will set us free. Okay? Sige. So, number one.
because of the blood of Jesus, my debt is paid once and for all. My debt is paid once and for all. Yung utang mo ay nabayaran na once and for all. So Christ, Hebrews 9:28. Sabi dito, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait to Him, He will appear a second time, apart from sin, for salvation. Ulit natin, sabi sa Hebrews 9:28, so Christ was offered, inalay daw si Kristo once to bear para kunin ang kasalanan ng marami. Karamihan, yung kasalanan natin yon. Kinuha niya, binuhat niya. Tapos tayo ngayon, hinihintay natin yung kanyang muling pagbabalik na tayo ay malayo na sa kasalanan kasi tayo ay ligtas na. So Hebrews 9:28. Sa madaling salita, yung kabayaran ng ating kasalanan, nabayaran na. Amen ba? Okay. So hindi mo pwedeng sabihin na tatawid ka dyan, tapos ano yan, mahala araw ngayon, tapos kukuha ka ng matalas na ano yan, ang tawag doon, yung pamalo. Sa likod. Kasi i-ECQ ngayon eh. Okay. Nasa probinsya, nangyayari pa rin yan sa mga ano, naka-MECQ. Yung ganon, yung nagsasuffer. Sino nakaranas sa inyo before na naglalakad ka ng nakaluhod? Mga tipong ganon. Diba? So, kung naglakad ka ng nakaluhod, o kaya feeling mo, kailangan ko ma-experience yung paghihirap ni Jesus para maramdaman ko yung kasalanan ko. Actually, hindi mo kailangan gawin yun. Bakit? Kasi nabayaran na yung kasalanan mo. Nabayaran na yung kasalanan natin. Amen? So, malinaw ka. Okay, so dapat malinaw yun. So, dahil nabayaran ang kasalanan mo, ibig sabihin, wala ka nang pwedeng gawin. Wala tayong pwedeng gawin na pwede maging bayad sa kasalanan. Ibig sabihin, kahit mag 40 days fasting ka, kahit mag 100 days fasting ka, kahit anong gawin mo, o gawin mo siya, mamon siya, o hindi, lahat ng kasalanan natin is nabayaran na. Amen? Hindi tayo nagpa-fasting to ask God for forgiveness. Nagpa-fasting tayo, for example, magpa-fasting ka because simply, ayaw mo ng distraction. Gusto mo matanggal yung distraction sa buhay mo. Ganun. Yun lang yung isa sa mga pinaka-basic na explanation nun. Okay? So, always remember that, okay? Wala na tayong pwedeng gawin para mabayaran pang kasalanan natin kasi nabayaran na to. Okay. So, number two. Tuloy tayo. Number two is you are forgiven. Ayun nga, Ephesians 1:7. If you are forgiven. So, napatawad ka na. Sabi dito, in Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of sin according to the riches of His grace. Yun lang muna gagamitin. Ephesians 1:7. So, napatawad ka na. Okay? So, sabi mo nga, ako'y napatawad na. Ay, napatawad na tayo. Mas malibas sa napatawad na, ikaw ay justified. Anong justified? Romans 5:9. Sulit muna natin to. Romans 5:9. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Anong ibig sabihin ng justified? Ate Che, anong ibig, anong Tagalog ng justified? Kaya kayo paliwanag sa English, pero hindi alam ang Tagalog. Anong Tagalog ng justified? Isip ka, no? Okay. Ah? Hindi ko rin alam ang Tagalog. Hindi mo rin alam ka ng Tagalog. Sinong nakakalam ng Tagalog ng justified na wala nag-google? Okay. Don't feel yes, agree. Narilin, narilin. Tagalog kayo, di ba? Anong Tagalog ng justified? Tagalog teacher kayo eh. Ah? Ano? Ano? Ah! Nabigyan hustisya po ata. Parang ganun. Bigyan hustisya. Oh, nice. Ganda. Okay. Bigyan hustisya. Okay. So, you are declared innocent. Yun na lang. Ganun na lang. Okay. You are declared innocent. Okay. Ibig sabihin, innocent ka sa mga bagay-bagay. Innocent ka ba? Hindi. You are guilty. We are guilty in all honesty. Tayo ay guilty. Pero sa mata ng Diyos, we are innocent. Okay. Now, maliban doon, wait lang ha. Andiyan sa ating mga, ating mga, tapos ka na mag-record. Okay. So, wait lang. John 6.53. Ito maganda to. John 6.53. You are spiritually alive. Yan, spiritually alive. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. John 6.53. Ito yung sinabi ni Jesus na unless kainin niyo yung laman, saka yung dugo, inumin yung dugo ko, wala kang buhay. So, ibig sabihin, because of the blood of Jesus, we become spiritually alive. So,
Ibig sabihin dati, we are spiritually dead. Anong patunay nun we are spiritually dead? Ayaw mo ng mga bagay na maka-Diyos. O, diba? Ayaw natin ng mga bagay na maka-Diyos. Patunay na we are spiritually dead. Pastor, hindi. Religious ako eh. Ganito, ganyan. Religyoso ako. Yeah, pireligyoso ako. Maring religyoso ka. Pero pag-usapan natin. Wala tayong ibang pag-uusapan. Kundi Bible, espiritualidad, God. Wala tayong pag-uusapan. Anything may kinalaman kay God. Ang dating sa'yo noon dati, wala. Walang kwenta. Boring. Ayaw mo. Lalagpas ka sa langit. Mapapasok ka. Masusunog ka. Diba ganon? May mga ganon. That's a proof ng isang spiritually dead person. Okay? Wait lang. Ayan. So, okay, next. Sige, mamaya, usap tayo. Okay. Ba't ngayon mo lang sinabi? Okay. Okay, next. Wait lang. Asan na yung nawala yung notes ko? Okay, next. John 1:7. Ayan. Hindi John 1:7 na. 1 John 1:7. Sabi dito, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanse us from all sins. 1 John 1:7, you are cleansed. Malinis ka na. You are cleansed. Okay? So, you are cleansed. Ibig sabihin, malinis ka na. Pag hindi na tingin mo sa sarili mo ay madumi, you have been cleansed. And ibig sabihin, pag ikay malinis na, halimbawa, bago linis ka, alam ko, aso lang yung ano eh. Pag pinaliguan, magdudumi ka agad. Okay? Pag may nakitang lupa. Siguro tayo, bilang tao, hindi natin gagawin yan. Okay, malinis na ako, napatawad na ako. Tapos babalik ka ulit dun sa naging dahilan para dumumi ka. Diba? Halimbawa, nakatapa ka ng putik. Tapos naligo ka. So tinanggal mo yung putik. Hindi naman babalik ka ulit sa putik, diba? Para pasasadyain mo bumalik doon para madumihan ka ulit. When you are cleansed by God, ibig sabihin, you have this ability na, ay, ayoko na bumalik doon sa naging dahilan para maging madumi ako. Ayoko na bumalik doon sa kasalanan na yon. Ayoko na bumalik doon sa bagay na yon. Kasi you are cleansed. Okay? So, yun yung ginawa ni Jesus. Okay, next. So, may na, ano ba tayo? Meron ba kayong natututunan? Okay. So, Revelation 12:11. I have the power to overcome the enemy. Ayan. I have the power to overcome the enemy. You have the power to overcome the enemy. Sabi dito, sa Revelation 12:11, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they love not their lives unto the death. Okay, so sabi dito na overcome nila ang kaaway sa pamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos at sa pamagitan ng kanilang mga testimony. So, ibig sabihin nito, you are already an overcomer. The enemy has been defeated. And you can defeat the enemy. The only way the enemy is defeating you, the only way the enemy is defeating you, kasi hinayaan mo siyang talunin ka. Plain and simple. Okay? So, ibig sabihin, the more you give permission sa kalaban, the more na matatalo ka ng kalaban. The more na hindi mo siya bigyan ng permission, hindi ka matatalo ng kalaban. Kasi you are covered by the blood of Jesus. Okay, next. Saan pa ba? Yung iba kasi pinipili ko yung mga bababaw. Ayan. Colossians 2:15. I have been moved from the enemy's kingdom into the kingdom of God. I have been moved from the enemy's kingdom into the kingdom of God. Anong ibig sabihin nun? Dati, nasa kingdom tayo ng kaaway. Ngayon, nasa kingdom na tayo ng Diyos. Nasa karian na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, change of residence. Colossians 2:15 ang sabi dito, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Dinisarm yung principalities and power, it talks about ng mga kalaban. Dinisarm ng Panginoong Jesus yung mga kaaway. Hinuha ka niya. At ngayon, nagtagumpay na siya sa buhay mo. Kaya ngayon, ikaw ay pagmamayari ng kanyang kaharian. Hindi na tayo pagmamayari ng kaharian ng kadiliman. Amen? Amen ba? Amen? Okay. Then next, you are declared righteous. Yan, you are declared righteous. Pag sabi righteous, maayos ka sa mata ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Sabi dito, 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Anong ibig sabihin nun?
Ibig sabihin, ikaw kahit na tayo ay bumagsak sa pagkakamali, sa mata ng Diyos, ikaw ay righteous pa rin when you repented. When we repented to the Lord, you are righteous. Eh, Pastor, hindi pa ako nakakabawi sa mga kasalanan na nagawa ko. Kailangan ko muna gawin to, kailangan ko muna gawin to. Tulad na sinabi ko kanina, hindi mo kailangan bumawi kasi nabayaran na lahat. So therefore, kahit anong gawin mo, sa mata ng Diyos, dahil sa dugo ni Jesus, ikaw ay righteous. Anong ibig sabihin ng righteous? Parang walang ginawang mali. Ang hirap paniwalaan, no? Di ba? Parang hirap tanggapin eh. Yun nga yung point nun. Yun nga yung point. Dahil sa nagawa ni Jesus, parang wala kang ginawang mali. Dahil parang gano'n na parang wala kang ginawang mali, it will give you the power to overcome sin. Kasi hindi mo laging iisipin yung sin na nagawa mo, kundi iisipin mo, hey, ayokong, gusto kong ayusin. Ay, gusto kong ayusin yung lakad ko sa Diyos. Then, by not thinking about the sin that you have done, magugulat ka na lang, hindi mo na ginagawa yung kasalanan na yun. Nag-gets ba ako? Parang ganito yan. Kung iniisip mo lagi na, ay, baka mamaya mag-yossi ako. Ay, baka mamaya binum ako. Ay, baka mamaya ganito. Lagi you're thinking about that. O kaya meron kang cycle, meron kang routine, meron kang every time iniisip mo yung bagay na yon o may mga ganung moments. Ay, baka pag ganito, and so on and so forth. Mas malaki yung tendency na babagsak ka sa kasalanan. Pero pag iisipin mo na ikaw ay righteous sa mata ng Diyos, hindi mo iisipin yung kasalanan. Anong iisipin mo? Paano pananatilihin yung righteousness na yun? Amen? Paano pananatilihin? So, yun. So, the more you think, whatever, eto lang, singit ko lang, whatever you are thinking, if you're thinking sin sa utak natin, sa isipan natin, if we are thinking more sin, then, eventually, we will fall sa sin. But if we are thinking more of righteousness, then we will live a righteous life. Diba? So, ano ba yung laman lagi ng iniisip natin? So, that is something, ano yan, bago revelation yan. Okay, so you are declared righteous. And sabi dito, because of the blood of Jesus, you are able to come close to God. Pwede ka makalapit na sa Diyos. Ephesians 2.13. Okay? So, ito mga sinasabi ko, ito yung mga benefits. Ito yung mga pwede natin gawin. Ephesians 2.13. You can come close to God. But now in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. Ikaw, sa pamagitan ni Jesus Cristo, ikaw na dating malayo, ay nilapit na sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus. So, pwede tayong lumapit sa Kanya. Amen. So, ganun lang kasimple. So, hindi na kailangan ng explain ito ng mahaba. So, lumapit tayo. So, anong ginagawa natin? Lapit tayo. Lapit tayo sa Lord. Okay. Tawag dito. Asan na ba yan? Ito, Galatians 5.1. Ito, malupit to. Galatians 5.1. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. Therefore, ibig sabihin, because of the blood of Jesus, you are free. Okay, malaya na. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ Jesus has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Pinapaliwanag dito na, Apostle Paul, ikaw malaya na sapagkat sa nagawa ni Jesus, pinalaya ka na ni Jesus, at huwag ka na uling maitali doon sa yoke of bondage. Anong yoke of bondage? Yung naging dahilan para matrap ka. Okay? So, ikay malaya na. So, ibig sabihin, ang iniisip natin, hindi yung, ay, paulit-ulit yung kasalanan sa akin. Kundi iniisip natin yung salitang, hindi, malaya na ako mula sa kasalanan na to. Ay, bakit nagawa mo na naman mangopya? Hindi na ako mangopya. Hindi na ako nangongopya kasi malaya na ako dito. O, bakit ako nakapagmura? Ay, hindi na ako nakapagmura. Hindi na ako nadulas lang ako. Hindi na ako magmumura kasi malaya na ako dito. Nagigat siya ba? So, binabago natin yung thinking natin by changing our language. Ganun dapat tayo maniwala. Yung mga sinasabi ko sa inyo, I am free, I am righteous, it is something that you or we must declare. We must confess with our lips. Okay? We must confess with our lips. So, I hope na i-confess natin yan. Okay? So, ituturo ko sa inyo yung one day. Romans 8.1, yung sinasabi ko, no condemnation. So, you are no longer condemned. You are no longer condemned. Therefore, there's no condemnation for those who are in Christ Jesus who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. You are no longer condemned. Anong condemned? Ibig sabihin, hindi ka judge, hindi ka na-judge to be punished or to be executed. Yun yun. Okay? Wala na yung punishment, wala na yung judgment na para sa kasalanan na nagawa natin. Okay? That's so good. So may natutunan kayo? Ito maganda. Galatians 2.20.
I have been crucified with Christ. Ayan yung sinasabi. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. The life in now, which I live in the flesh, by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ano yun? You are now crucified with Christ. Ibig sabihin, you are now declared your identity is in Christ. Okay? Your identity is in Christ and not in the world. Anong ibig sabihin your identity in Christ? Dapat si Kristo ang nakikita na sa atin at hindi yung mundo. Ano na sa mundo? Kasalanan. Ano yung righteousness? Si Kristo. Amen? Ika nga, kanina nabasa ko eh. Paano mo sasabihin Kristiyano ka without saying na Kristiyano ka? Di ba? Something to think about. Paano mo ipapaliwanag na Kristiyano ka? Paano mo sasabihin sa isang tao Kristiyano ka without telling him na Kristiyano ka? Di ba? Just think about it. So, that's something good. Okay. Next, second to the last, tatlo na lang to. Proclaim victory. Yan yung next. Proclaim victory. Same verse tayo. Revelation 12:11. In because of the blood of Jesus, you are victorious already. So, hindi ka talunan. Ang ating mindset, ayo ay panalo na. Panalo na tayo sa Panginoon. Okay? Tapos, wait lang. Ilan na yan? Nagna-number ba kayo? Ilan nari? 12 or 13. 12 or 13. Okay. So, idagdag nyo to. Kasi iba, na ulit-ulit lang eh. Yeah, actually, isa na lang siguro ito. Ephesians 1:7. Second to the last, dalawa lang. Ephesians 1:7. You gain unmerited favor of God. You gain unmerited favor of God. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Unmerited favor. Ano yun? Hindi ka karapat-dapat, hindi para sa'yo. Pero ibinigay niya pa rin. Okay? Ibinigay niya pa rin. And last one would be, yung curse ng law, medyo ayoko kasi paliwanag yun sa inyo. Siguro yun na lang muna. And last one, Romans 5:9. You are spared from God's wrath. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Romans 5:9. Ano ng wrath? Punishment. Judgment. Okay? So, bakit ko tinuturo sa inyo yan o bakit? Kasi ibig sabihin ng judgment, punishment, that's why one of the reason why you don't need to be afraid of the judgment of the Lord because you have been saved, you are covered by the blood of Jesus and the blood of Jesus makes us free, justified, righteous. So, ibig sabihin, kung nakikita mo na-judge yung paligid mo, we don't rejoice. Pero, we do acknowledge na hey, thank you Lord for saving me, for protecting me. Ibig sabihin, may protection ka sa judgment na nangyayari sa mundo. Okay. So, doon mo na i-wrap up yung blood of Jesus. So, bakit ko kailangan sabihin sa inyo yan? Okay? So, pwede na ba kayo mag-on-cam? Okay. Pause muna tayo. Tubig. Kasi yung tubig ko. Pause muna tayo. Water break. Wait lang. Water break muna. Resume. Yan. Okay. Kim. Wala sa ati Sheila. Gata sa Sheila, no? Pumasok po kanina. Pumasok. Oo nga eh. Wala siya. Sabi niya okay naman yung ano eh. Okay, ganyan. Tuloy tayo. Wait lang. Sige, tuloy tayo. So, pwede ba kayo mag-ano yung iba? By the way ha, iwasan ng double multitasking natin okay habang nagtuturo-aaral. Okay, now. So, ito yung pinaka-setup. Bakit ko sinabi 'yon? Okay? Yung sa bagay na sinabi natin, pinag-aralan natin diyan yung tinatawag na the blood of Jesus. Eh kasi yung dugo ni Jesus ang siya nagiging source, actually siya yung source ng tagumpay natin. Siya yung source ng kalayaan natin, siya yung source ng buhay natin, siya yung source ng forgiveness natin. So, mahalaga
yung matutunan natin kung ano ang ibig sabihin o significance ng dugo ng ating Panginoon. And always remember this, kung walang blood ni Jesus, baliwala yung kung ano man sacrifice na ginawa niya. Okay, kahit na kung hindi nag-shed siya ng blood, kung hindi tumulo yung dugo niya, is baliwala lahat yun. Okay, mababaliwala lahat. Dahil naging, kaya siya naging importante, kaya siya naging significance dahil sa dugo na pumatak. So costly, oo, costly yung salvation. Costly yung salvation, mahal yung salvation. When you are saved, yes, it is free. But it is free because it's a free gift of the Lord. Pero hindi ibig sabihin na libre yun, na walang kapalit yun. Merong kapalit ang salvation natin. And that is yung precious blood ng ating Panginoong Jesus. Diba? So yun yun. Tapos, isa yung sa bagay na gusto ko matutunan ng bawat isa, na because of the blood of Jesus, now we are victorious. Now, ito yung bagay na gusto kong pag-usapan natin. Ngayon, pwede alam mo tong bagay na to. Okay, alam mo to. So, sinabi ko na sa inyo yan. Baka mga ibang tao, maraming hindi yan alam. Okay, maraming tao hindi yan aware. Hindi sila aware. Kasi kung hanapin mo sa YouTube, may mga prayer about the blood of Jesus, sinasabi ako rin na dinideclare ko minsan, I plead the blood of Jesus. Ang sabi ng plea, I apply the blood of Jesus and so on and so forth. Pero actually, kahit hindi mo naman sabihin yun, okay lang eh. It's all about the faith of believing na Jesus shed His blood sa iyo. So, ano yan? Ito yung gusto kong paliwanag sa bawat isa. So that we can walk sa victory, we can walk sa healing, we can walk sa a new life. Okay? So we need to change our mindset. Unang-una is this. Guys, pwede bang on-cam muna tayo, everyone? Para mas mas okay magturo. Ay, wala akong kausap. Salamat po sa ibang naka-close cam. Okay, mga pwede mag-on-cam, on-cam tayo. Okay? Sige. So, unang-una is this. Pag mahina yung signal nyo, pwede kayo mag-close. Wala pala sila Jessica, no? Sila Jessica nawala. Okay. Tawag dito, ano yung sinasabi ko? Nawala tuloy. Wait lang. Niisip ko eh. Isang bagay na kailangan natin matutunan is this. Okay. Yung sinulit dyan, yung mga Bible verse, yes, binabasa ko yung Bible verse. Pero, if you're just going to write the Bible verse and if you're not going to read the mismong Bible verses, if you're not going to take time to read, to see it sa iba't ibang version ng Bible or to see it kung anong ano, it will become powerless. Tulad na sinasabi ko, isa sa magiging emphasis ng ministry or teaching natin is this. Tuturo ko yung truth, tuturo natin katotohanan, unti-unti tayong papunta doon, lalabas lang even sa healing and so on and so forth, unti-unti natin pupunta tayo doon. Medyo lalayo muna ako doon sa encounters. Okay, medyo lalayo muna ako doon sa encounters. Kilala niyo ako, I love talking about it. I love teaching about it. Okay, I love those things. Kilala niyo ako pagdating sa bagay na yan. Medyo lalayo, hindi ko sinasabing lalayo at lalayo. Siguro magiging more yun sa personal na paraan. Personal na bagay na lang. Pero simula ang pagpasok ng ika-8 year ng church, mag-focus tayo more sa how God wants us to use, how God wants to use this church to minister to the people, to show His love, to show His assignment. Okay, siguro, na-impluensyahan na ako ni nung pinapanood ko. Pero siguro, yun ang tama eh. Kasi, whenever you have an encounter with the Lord, and I do have my own personal encounter, I do have my supernatural encounter with God. Pero when you have that moment of encounter, that it will cause you or it will cause us to move more para sa kaharian ng Lord. Kasi kahit anong encounter mo sa Diyos, kung walang bunga, baliwala. Yun ang produkto. Yun ang, for example, when a Muslim encounter Jesus face to face, when I said encounter, I mean supernatural encounter. When a Muslim encounter Jesus face to face, dalawa, tatlo ang kanyang nangyayari sa kanya. Number one, nako-convert siya sa Christianity without someone converting him or her. Encounter niya lang si Lord eh. Napanaginipan niya. Tapos, yung tao na panaginipan niya, nakita niya. O, di ba? So, ganun.
Yun. So, ganun ang karamihan ng Muslim, ilan sa mga Muslim na nagiging Christian because they encounter Jesus face to face. So, yun yung unang nangyayari. So, nagkakaroon siya ng conversion. And that conversion nagre-resulta sa una is this. Yung person na yun is kinokondemn ng mismong sariling pamilya niya o immediate family. Paano kinokondemn? Either ikukulong, either papalayasin ng bahay, o worse, papatayin. Okay? You cannot convert to Christianity when you are a Muslim, a strict Muslim, lalo na sa Middle East. Lalo na pag nasa Iran ka, isa yan sa pinakamatindi. So, hindi pwede yun. But when a Muslim convert, nagkaroon siya ng boldness to make a stand for the Lord. Kasi nagkaroon siya ng encounter kay God eh. Nagsabi ko, nagkaroon ka ng encounter kay Lord, nagiging matapang ka. Nagkaroon ka ng encounter kay Lord, nagiging courageous ka, nagiging bold. You will be able to stand for the things na kinakatakutan mo. Tama, mali. Diba? Parang handa ka, parang patay kung patay. Lalaban ako. Yan. Kasi you encounter Jesus eh. So, ngayon, pagka nagkaroon ka ng encounter kay Lord at walang ganun, tatanungin kita, ano ba, legit ba yung encounter mo? Diba? Yun natanong ko sa'yo, legit ba yun? Yun yung ano. Pangalawa, because of that boldness to make a stand, you will share yung gospel or you will share yung ano yung revelation sa'yo ni Lord. You will share yung word ni God sa mga taong kailangan makarinig ng word of the Lord. So, ganun yung sa Muslim. They will share it. So, why I'm trying to tell you is this. I'm a person who loves encounter. And I will talk about encounter siguro paminsan-minsan, siguro once a month. I will talk about how to encounter the Lord. And I can teach you how to encounter God. Meron tayo, we move sa gift ng Holy Spirit, we move sa prophetic, we move sa mga bagay na yan. At hindi mawawala yun kasi parte yun ng amazing things na ginagawa ni Lord sa simbahan natin. But more than pa sa personal na encounter at more than pa sa gusto ko kayo makakita ng anghel o hindi naman. Ay, gusto ko kayo makakita ng anghel o gusto ko ma-encounter niyo si Jesus, ma-encounter niyo yung love ni Lord. More than pa sa mga bagay na yun, this is what I want us to happen. This is what I want you to do. I want you to rise up. And I want you to... Wait lang, maingay. Ayan, I want you to be used by the Lord mightily. I want you to be used by God mightily. I want you to be used by the Lord in such a manner na hindi mo alam na gagamitin ka ni Lord sa ganung paraan. Diba? And the only way para mangyari yun is ikaw, malaman mo yung katotohanan. Ano yung identity mo kay Kristo? O sino ka? And what I'm trying to say this is this. Okay, sorry ha, magpapangalan ako. Okay, magpapangalan ako or may mga babanggitin ako maaring ano. Okay, hindi mo identity si Tad White. Hindi mo identity si yung mga leader nyo before. Hindi nyo identity ako. Hindi ko identity si Kerry Blake. Ang identity natin, si Kristo. Si Kristo sinusundan natin. Hindi yung pinapanood. Sila yung instrument lang. At hindi mo pwedeng bukang bibig mo lagi, eh, dahil ito ginawa ni Tad White, o ito ginawa ni Kerry Blake, ito ginawa ni ganun, ito ginawa, before may ganun tayo. No, we should stop idolizing people na napapanood nyo. Okay? We should start. I'm not idolizing Kerry Blake. Kerry Blake is my mentor. Paano ko nasabi? Pambihira, ilang hours ko na yung pinanood, na-absorb ko na lahat ng kaya ng panoorin na ganyan. And I'm learning and you're seeing the fruits of those lessons. Okay? Hindi ako nai-inspire kay Kerry Blake kasi sa totoo lang, pag pinapanood ko siya, inaantok ako. alam niya yan. Hindi, totoo yan. Inaantok ako. Alam ni Ate Che yan kung paano siya mag... Ano yan? More sa... Wala ka makikitang video. Alos wala kang makikitang video na nagpe-pray siya na may sakit. Wala kayong makikitang ganun. More sa words, more sa testimonies. Try to look. Very rare. Kung meron man. Meron ba? Ate Che, meron ba? Parang wala do. Parang wala. Parang wala, no? Meron mga pictures. Pero yung picture, yung nakikita nyo na ginagawa ng iba na nagpe-pray, tas may YouTube, ganyan, wala. As in, wala. So, I was wondering, ba, ganun. But, the testimonies is super. Super. Super yung testimonies. Yun na gusto ko sabihin, super. So, bakit ko pinag-atsagaan? Eh, hindi ko naman, ibig sabihin, pwede kasing makanood ka. Ito kasi yung problema natin eh. And I want you to understand this. Nangyari ito sa
isang kasama natin sa church, hindi ko lang din sasabihin. Okay, napanood, may napanood siya sa YouTube. Na-inspire siya, sinishare niya sa wall. Sobrang on fire ng tao nag-share. At sabi niya, dapat ganito rin ako mag-share. Dapat ganito rin. Ito rin yung ganito rin ako. And sometimes kasi it's good. Kasi nai-inspire ka. Kasi whenever you watch those things, nagkakaroon tayo ng tinatawag na emotional boost. Pag sabing emotional boost, you are being carried by our emotion. But the danger there is if you are being carried, narinig mo yung preaching and so on and so forth, but without understanding really ano talaga yung sinasabi, ano talaga yung nangyayari, you're being carried emotionally. And when you're being carried emotionally, ito yung problema. Mag-aapoy ka. Hindi ko na sabi hindi ka mag-aapoy. Mag-aapoy ka. Magliliyab ka. Sobra. Pero always remember this, lahat ng nagliliyab ng sobra, alam mo yung parang binuhusan mo ng gas tapos magliliyab ng gano'n, ng malaki. And eventually, lahat yan, mabilis mawawala. Ano, bakit? Bakit yan nangyari? Kasi without being firmly founded sa Word of God, without being firm founded, ang Word of the Lord, ang pinaka-ayaw nating aralin, tulad kanina sinasabi ko, kasi ito yung pinaka-nakakaantok eh. Kasi parang doctrine. Exactly. Exactly. That's the word. Without knowing what specific the doctrine is, without knowing what's the Word of the Lord is, the foundation, liliyab ka lang, as in magbabaga ka lang, pero hindi magtatagal yun. Mawawala yun. Pero ngayon, kahit basahan ko kayo, sabihin ko yung mga Bible verse yan, sasabihin ko lang sa inyo, at inaantok ka na, nabasahan, inaantok na ako. Pero sige, pakinggan mo lang. Hindi mo man nag-absorb, pero na-absorb siya ng spirito mo. I'll tell you, hindi mo mararamdaman yung tinatag na emotional boost, pero mararamdaman mo, tumitibay ka. Yun ang pinagkaibahan. You're not being motivated dahil may napanood ka, dahil na-inspire ka. You are being, mamaya malalaman mo, hindi, tama to eh. Tama to. Bakit? We have the Holy Spirit. At pag nandiyan ang Holy Spirit, hindi niya gagamitin kung ano yung napanood mo. Ang gagamitin ng Holy Spirit kung ano yung salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yun yun. So, yung binigay ko sa inyo, kaya yun ang pinaano, yung binigay ko sa inyo, yung mga Bible verse na yan, yan yung supplementary o yan yung kasunod nung itong mga nakaraang pinag-aralan natin. Bakit? Kasi kailangan mo malaman yan. Kailangan mo, alam ko na. Ito yung Bible verse. Ito yung ano ko, alam ko. Yep, pero kailangan mo pa rin basahin yung word ng Lord. Kailangan mo pa rin sabihin. Kailangan mo pa rin aralin or kailangan mo pa rin banggitin sa sariling bibig. For simple reason, para ma-establish yung word ni God sa buhay mo. The more na na-establish yung salita ng Diyos sa buhay natin, the more na mas makikilala mo kung sino ka kay Kristo. Amen? At dahil kilala mo na kung sino kayo kay Kristo, pag may gagawin tayo, alam mo na paano gumalaw. Hindi ka nadidepende sa akin and so on and so forth. Ngayon kasi unti-unti, doon tayo dinadala ni Lord. Nawala naman. Pinipindot niyo record. Ayan. Thank you. Okay. So ngayon, so kung sabi ko sulat kanina, kung hindi ka maniniwala sa truth, yung lies yung magbubulong sa'yo. So we need to make a choice whether we believe dun sa lie o we believe sa truth. So the word of the Lord is the truth. It makes a big difference. And if we're going to apply this in our lives, if we will believe this, then it will change us. Ngayon, paano halimbawa ganito? Bumagsak ka sa pagkakamali. Kamali ka. Hindi dahil gusto mo magkamali, nagkataon na nanghina ka, bumagsak ka, nagkamali ka. A question, this. Kaya mo maniwala unang-una na napatawad ka na sa unang paghingi mo ng tawad sa Panginoon? O kailangan mo pang tumulo ng uhog? Mas kailangan basang-basa yung tuwalya, ubos yung tissue? Alam mo yung ganon? Alam mo yung kailangan mo munang maranasan yung ganon? Before you will be able, kasi minsan kailangan natin ma-convince muna yung sarili natin na, oy, kailangan ma-felt, ano may maramdaman mo talaga yung pagsisisi, yung sobrang super-super na maramdaman mo yung pagsisisi, bago ka maniwala na napatawad ka na. Meron ba ganong sinabi sa Bible? Wala, di ba? Kasi you could be emotional, but ang tendency is, gagawin mo uli yung bagay na nagawa mo.
For a simple reason. Kasi, wala, kasi the believing in the Word of God is not about having being emotional. Believing in the Word of the Lord is about believing, having faith sa Word niya. Anong ibig sabihin nun? Bumagsak tayo sa pagkakamali, sabi sa Bible, no condemnation kay Christ, sabi sa Bible, I am forgiven, sabi sa Bible, I am cleansed, I'm justified. So, ano lang kailangan mong gawin? Sabi sa Bible, if you, nagkamali tayo, pakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, lapit tayo sa Kanya. Eh, ganun. Humingi ng tawad sa Lord. Lord, sorry po, nagawa ko yung kasalanan na to. Naniniwala ako sa salita mo na I am forgiven. Kung hindi mo kabisado, kunin mo yung sinulat mo, I am forgiven. I am justified. Alam mo yung basahin mo, hindi mo kailangan i-memorize. Ah, ganito. Then magugulat ka na lang na wala kang mararamdaman. Wala kang mararamdaman. Ah, ito, sinasabi ko na sa iyo. Hindi tutuloy yung luha. Hindi tutuloy yung uhog. Parang wala nga lang eh. Parang wala nga lang. Pero walang sense ang confession, yung binabasa mo siya kung hindi ka naniniwala. Pero kung sinabi mo sa puso mo, Lord, naniniwala ako dito, then magugulat ka by doing that again and again. Magugulat ka yung mga bagay dati na ginagawa mo, na hinihingi mo ng tawad, eh hindi mo na ginagawa. As in, wala na. As in, kusa siyang mawawala. As in, di mo na siya gagawin. Diba? Napansin nyo ngayon, diba may bagay tayong ginagawa before na hindi na natin ginagawa ngayon? Ni hindi naman natin siya, hindi naman natin plinano na mawala yung mga bagay na yun. Pusa na lang siyang nawala. Diba? Nagising ka lang isang araw, ay, hindi na ako nagmumura. Ay, masipag na ako. Ay, hindi na ako nangungopya. Ay, wala akong gana na magbisyo. Alam mo, nabiglang napansin. Tama ba o mali? Diba? Why? Because nakafocus ka hindi doon sa kasalanan, kundi nakafocus ka doon sa salita ng Diyos, ang kaligtasan. Iniba mo yung focus mo. Diba? So, bakit tayo bumabagsak sa kasalanan ng paulit-ulit? Bakit ano? Kasi hindi pa ganun katibay yung pundasyon natin sa salita ng Diyos. It's not just merely confessing the Word of God. It's about believing the Word of God that makes the big difference. Amen? So I hope na that makes clear. So ito yung gusto ko ma-establish. I want you to believe the Word of God. Amen? Amen? Amen ba? Amen. So lahat na nakasulat dyan. So kasama yung free, yung I am free, it doesn't talk lang sa mga bandages sa kasalanan. It talks about you are free from sickness, you are free from curses, you are free from those things. So lahat yan, yan yung mga benefits. So ito yung practical application, sabi ko sa inyo, ito yung practical application na pinag-uusapan natin. So believing then, sabihin mo, paulit-ulit. The more you say it, the more na nai-establish yun sa buhay mo, the more na ano yan, di lang nai-establish, pero ang kinin mo yung word. Ang kinin mo yung word, paniwalaan mo yung word. Make it your own. Diba? Make it your own. Lord, sinabihin mo sa salita mo. Diba? And that will change your life. Then, hindi mo lang basta ang kinin, kundi tingnan mo rin. Ipacheck mo rin yung sarili mo. Ay, may nagbabago ba sa akin? Ang tawag ng accountability. So, hindi, pero biro lang. Pero in all reality, you need to learn, kailangan mo hawakan yung Word of the Lord. Kailangan mo hawakan yung salita ng Diyos no matter what. Diba? Kung ano man nangyayari sa'yo, you make a stand. So, yung identity natin, identity ni Kristo. Okay? Na kay Kristo. And the only way we can establish the identity natin kay Kristo is by knowing yung Word ni Lord. Plain and simple. By knowing the Word of God. So, Pastor, bakit merong naiisway? Kasi hindi tayo establish a Word ni Lord. Okay. Ngayon, itong mangyayari ngayon sa atin sa church. I want everyone here, dito nandito tayo, I want you to establish doon sa Word ni God. In such a manner na kung merong lies, eh hindi ka madadaling madideceive o hindi ka madaling, derechahan. Lahat ng hindi nyo nakikita sa church, ano man ang excuse nila, ano man ang rason nila, o kahit kayo, pag nawala kayo, ano man ang excuse mo, ano man mali man ang pastor mo, mali ka man, o whatever, still, at the end of the day, naniwala ka sa lies. Bakit? Kasi, never dinesign ni Lord, derechahan tayo, never dinesign ni God, tayo umalis sa simbahan na saan tayo niya nilagay unless ready ka na i-fulfill
yung calling ni God sa buhay mo. Unless. Okay? Ibig sabihin, the only way kaya aalis ka kasi magtatayo ka ng church, magbibuild ka ng... Excuse na lang yung ano eh, hindi na ako nag-grow dun sa church. Kung hindi ka nag-grow, hindi dahilan, hindi yung church na may dahilan nun. Yung ilang yung natutunan ko, it's our own responsibility. Yung growth natin, it is our own responsibility. It's not the responsibility ng pastor, it's not the responsibility ng bawat leaders, it is your own responsibility. The responsibility of the pastor is pagalitan ka para mag-grow ka. Yun ang sumulit. Ang pastor ay pagalitan ka, mag-devotion ka, i-remind ka ng mga dapat mong gawin kasi in the first place, kahit, eto, alibaba, kahit ituro ko at ituro sa inyo to, hindi naman talaga, kahit na ibitin ko kayo patiwarik, kung ayaw mo, ayaw mo. Intindihan niyo ako? Ayaw mo mag-devotion, ayaw mo mag-devotion. Ibig sabihin, ang mag-develop ng discipline dito, walang iba kundi sino? Ikaw. Ibig sabihin, ang responsibilidad ng bawat leaders ng churches is to guide everyone sa tinatawag na, eh, paano ba magkaroon ng discipline? Like yung mga pinapatulog ko ng alas 12. O, wala, huwag ka mag-cellphone. Pasto, ba? Huwag ka mag-cellphone na ganyang oras. Yun yung point. Kasi, pinapatulog ko nga ng alas 12. Sa cellphone ka naman. Nagasabihan ka. So, bakit ginigising? Paulit-ulit. Pasto, paulit-ulit. Hindi ka ba nagkasawa? Paulit-ulit kayong ginigising sa umaga? Di ba? Alam mo yung ganon? Ano yung atay, Chego? Gusto ko ba sabihin? Atay, Chego. May gusto ko ba sabihin? Nawala yung atay, Chego. So, ganun. So, ibig sabihin, a discipline is being established. Because yung Leo kasi naubusan ng load. Sino? Leo naubusan ng load. Oh, okay. Yun. Yung discipline is being established because that discipline is the one who will change your life, is the one who will establish yung truth ng word ni Lord sa buhay mo. Okay? If you want to establish the truth of the word of God in your life, in a very strong way, develop a discipline. Develop such a discipline na tipong, alam mo tama naman, alam nyo naman tama eh, ayaw lang natin gawin. Amen ba? Amen. Alam naman natin tama eh. Di ba yung mga example, yung mga sinasabi ko sa inyo, alam nyo namang tama yon. Yun nga lang, either ayaw natin gawin o hirap tayong gawin. Kasi when you develop a discipline, meron ka tayong kailangan isuko. May kapalit yun. Walang discipline na walang kapalit. Lahat ng discipline, merong kapalit. Tama, mali? You agree? Okay, now. So, isa yung sa gusto mo establish. Now, yun nga yung point. So, God is preparing us or God is preparing you for something big, for something awesome, for something great. Now, there are rare cases and there are instances na talaga sabihin sa'yo ni Lord. Magkasalita sa'yo ang Panginoon at sabihin niya sa'yo, ito talaga yung gagawin mo. Pero sa mga panahon na yon, pag sinabi sa'yo ni Lord yun, i-confirm niya lagi yan. God always confirm His voice, His instruction. God will always confirm His word sa'yo. Halimbawa, Pastor, sinabi sa akin ni Panginoon itong bagay na to. I-confirm niya to. Always remember, yun ang dahilan bakit alam na dapat establish yung truth sa buhay natin. Okay? Kasi by knowing what is true, malalaman mo kung yung sinasabi ba, kung nagsasalita ba sa'yo galing sa Lord o hindi. Welcome tayo, everyone. Welcome tayo. Eh, kung yung sinasabi ba ng Lord sa'yo, eh, galing, eh, totoo o hindi. You will know. Plain and simple, you will know. Okay? So, may question ba doon? So, ngayon, sino nawala? Wait lang, pause muna tayo. Yeah. Nawalan din daw ng low scenario. Okay. Okay, wait lang. Oh, break muna tayo. Break. Okay. So ngayon, papasok ako dito. Galing na segue, no? Papunta doon sa bosses. Hindi, by knowing the truth, may iwasan mo yung lies. At isa sa lies na ginagamit ng kalaban is yung emotion, situation, word, kahit is word ng ibang tao. Those are kind of lies. Business are lies. So, if you're not aware kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos, if you don't know the word of the Lord, you will eventually listen. For example, one of the biggest lie. Are you ready for this? Okay, one of the biggest lie. Okay, whether you, marami rin Kristiyanong gumagamit nito. Okay, marami rin Kristiyanong gumagamit nito. And this has become an excuse for us not to move.
Okay? Are you ready? Okay, this has become an excuse for us not to move. Okay. Ayun yung isang lies is this. Pastor, pagod ako. Gusto ko magpahinga. Ayan, okay? Or I feel dry. Or I feel empty. O kaya napapagod na ako. O ganito, and so on and so forth. And ako, naririnig niyo sa akin yan. And yes, alam ng Lord yung emotion mo. And yes, alam ni God na napapagod ka. Alam ni Lord yon. Alam, syempre, alam na alam niya yon. Siya nga napagod eh. So alam niya yon. And duwarating yung time, you feel dry, you feel empty, you feel parang ganito, tinatamad. And tao kasi tayo. That's a psychology, that's our physiological component ng ating katawan. Ibig sabihin, merong hindi tama tayong ginagawa. So pagod tayo, and so on and so forth. Okay. Before we jump sa conclusion na dahil yun sa spiritual capacity ng ganito, dahil yun sa ginagawa natin sa church o ginagawa natin sa ministry and so on and so forth, always check first is this. Bakit nga ba napapagod physically? Kasi normally, you are being tired physically kasi naapektuhan yung spirito mo at sabi mo, dry ako. Kasi una, kulang ka ng tulog. Kulang ka ng tubig. Kulang ka ng hangin. Kulang ka ng... Kaya minsan, ino-overlook mo na nagiging spiritual yung mga bagay-bagay na yon. Hindi mo alam na kulang talaga. Nep, tama mali. Ang isang tao na kulang lagi ng tulog. So, let's be honest. Is talaga mapapagod ka. When the Lord says, I'll give you rest, it means literal rest. It means pati yung rest ng katawan mo kasama doon. So normally, ganun ang mangyayari. Now, if you don't know the word of the Lord, if you're not aware of the word of God, what's going to happen is this. Pastor, gusto ko muna magpahinga. Alis muna ako sa ministry. O alis muna ako. Layo muna ako. And I will just be out. Di ganito, ganyan-ganyan. So, tapos eventually, what's going to happen next is, kaya gano'n, gusto mo magpahinga, ang next na mangyayari is this. Yung nga lang, nagpahinga ka, mayroon kang responsibilidad sa church. At hindi mo alam na mayroon maapektuhan. So may tanong ako, is it from God or is it from the enemy? Trying to stop you of what you should be doing in the church. O sa ministry, o tanggalin natin, wag yung church, yung assignment ni God sa'yo. Diba? So that's one of the famous quote na ginagamit o ginagamit na nagiging parang excuse. Kahit mga church leaders ginagamit natin, ay magpahinga ka muna and so on and so forth. Hindi naman sinasabi huwag ka magpahinga. What I'm trying to say is this. Are you sure na yun yung word ni Lord? Diba? Are you sure na word ni Lord yun? Kasi minsan nire-relate natin, Pastor, I feel dry. Question is why? And you could say, Pastor, wala naman akong kasalanan sa buhay ko. Minsan, akala mo wala. Halukayin natin. Di magugulat ka meron. Yung mga ganon. Sometimes we just don't want to face the reality ng sitwasyon natin. We want to blame other people or we want to put blame instead of facing na, hey, ito talaga yung problema ko. Diba? Yun yung reality. So, pinapakita ko lang sa inyo ano yung ginagawa ng truth ng word ng Lord. Ang ginagawa ng truth ng word ni God, kung alam mo yung katotohanan, alam mo yung salita ng Diyos, concerning sa sitwasyon mo, concerning sa nararamdaman mo, alam mo paano magre-respond. Hey, wait lang, sadali. Andito yung word ni Lord. Sabi ng word ni God, cast your burden upon me, He will give me your rest. So, ang rest ko si Jesus. Ang rest ko, hindi yung tulog. Ang rest ko si Jesus. Ibig sabihin, pwede ako gumawa ng ginagawa ni Jesus while receiving rest sa Kanya. Kasi yung rest ko na sinabi, cast your burden upon me, I will give you rest. Ang ibig sabihin nun, si Jesus ang rest mo. Ibig sabihin, si Jesus, pumunta ka kay Lord and He will give you rest. God is powerful enough na kahit nag-o-obey ka sa Kanya, He will give you rest. That is our God. Na pag natulog ka ngayon and you are obeying the Lord, bukas sa bukas din, pagkagising mo, daig mo pa yung sobrang natulog na sobrang oras. Possible ba yun? Yes. Pero bakit hindi nangyayari? Because hindi tayo nag-i-stand sa word ni Lord. That's why I'm inviting everyone, know the word of God. Because when you know the word of God, you will know how to respond sa mga sitwasyon ng buhay. Amen ba?
Ayan. So establish natin yan. So, dito ako mag-e-end. So, yun lang. So, binigyan ko lang kayo ng isang example how the word of the Lord works. Okay? How the word of God works sa buhay natin. Sana nagre-record na sa ating mga. Okay. Nababas siya eh. So, wait lang. So, ngayon, as I end, on cam tayo, yung mga ano, nawala yung iba. Sa ating katao talaga, hindi makapasok. Okay, ngayon, as we wrap up to, actually, yung pinaka-focus ko lang dito yung word, yung sa blood of Jesus. Binigyan ko lang kayo ng example how to use the word of the Lord. Okay? I want you to establish yung katotohanan ni word of God sa buhay natin in such a way na hindi ito mananakaw ng kalaban. Okay? Na hindi ito mananakaw ng kalaban. Hindi mo ipapanakaw at hindi mo hayaan mawala sa buhay mo. Amen? So, paano natin gagawin yon? Frequency and repetition. Tama ba? Tama ba yung ano? Pakiano nga? Frequency and repetition. By doing it again and again, it will establish into your life na magiging habit mo to. Sobrang magiging habit mo to. Okay? So, una, ano ba yung frequency and repetition? So, number one, basahin mo. Number two, i-confess mo. Number one, number three, basahin mo. Number four, i-confess mo. Paulit-ulit. Okay, paulit-ulit. At pangatlo, tatlong bagay lang. Basahin mo, i-confess mo, paniwalaan mo. So, gaano kadalas? Halimbawa, pag may sakit ka, ang ginagawa ko, pag may sakit, kinukuha ko lahat ng Bible verses na meron ako at kinukonfess ko, binabasa ko. Siguro isang araw pag-uusapan natin yan. Okay? Pero yun yung pinaka-concept nito. Na basahin mo, paniwalaan mo, i-confess mo. Again and again. Diba? Sabi sa Bible, I am righteous. Sabi sa Bible, ito yung sinabi, ako'y balaya na. Pagka, halimbawa, mayroon kang sakit, lahat ng Bible verses, mentionin mo again and again. Ngayon, pastor, wala akong nararamdam pagbabago sa katawan ko. Okay lang. Okay lang. Pero mamili ka lang doon. Either paniniwalaan, ayan, consistency, frequency, repetition. Ayan, yun ang secret. Consistency, frequency, saka repetition. Okay? Consistency, be consistent. Frequency, maging madalas. Repetition, paulit-ulit. Mechanical. Diba? So, bakit? Kaliba, meron kang sakit. Eh, kinonfess mo lang siya. Wala nangyari. Titigil ka. Mamimili ka na lang doon. Either maniniwala ka doon sa sinasabi ng katawan mo na ikaw ay may sakit o sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia sa pamagitan ng sugat ni Jesus, ikaw ay magaling na. So, ano paniniwala mo dyan? May nagtanong sa'yo, "Hoy, kamusta ka? May sakit ka pa rin ba?" Ano sagot mo? Ano sagot mo? Oo, masakit pa. Pero ako, hindi. Ang tamang sagot, "Kamusta ka? Eto, pagaling na. Pinagaling na ni Lord." Tapos natingin sa'yo ng mga tao, "Ang weird naman nito. Bakit ganyan? Pinagaling ka na pero parang mukhang may sakit ka pa rin." Weird, oo, sa mata nila. Pero kasi naniniwala ka dun sa word ni God. At yung word ni God na yun, naninindigan ka and you're speaking it again and again. Na kung merong magsasalita sa'yo that will hamper your faith, lalayo ka. Intindihan niyo ako? Mahirap siyang practice yan. It takes practice. Kasi, nararamdaman mo yung pain eh. Wala ka nakikita pagbabago sa katawan mo eh. Pero eventually, by doing that again and again, kinukumbinsi mo yung sarili mo. Parang kinukumbinsi mo yung sarili mo. Hindi, ito yung totoo. Ito yung tama. Hindi ko nararamdaman ko. Ito yan. Alam mo yung ganun? So, mas pagpo-focus ka lang, siyang katitingin. And the more you focus on that, the more na doon ka nakafocus, the more na eventually your faith will rise up. By the way, kung saan ka nakafocus, nandun ang faith mo. Ibig sabihin, kung nakafocus ka sa sakit mo, nandun yung faith mo. Kung nakafocus ka sa word ni God, nandun yung faith mo. Kung nakafocus ka doon sa poverty, nandun yung faith mo. Nakafocus ka doon sa blessing ni God, nandun yung faith mo. Kung nakafocus ka doon sa problem ng bahay ninyo o pamilya mo, nandun yung faith mo. Kung nakafocus ka sa solusyon at pangako ng Diyos, salvation sa pamilya mo, nandun yung faith mo. To make the story short, kung saan ka nagpo-focus, andun yung pananampalataya mo. At kung saan nandun yung pananampalataya mo, doon na i-establish yung nagiging truth mo. Naintindihan niyo ako? Pwede mo naman sabihin, "Pastor, hindi naman eh. Hindi ka nagiging realistic." No, we are being realistic.
Pero once na sabi mo na, na hey, pa-pray ako, pa-cover ako sa prayer ng healing and so on and so forth. Yes, then sabi mo lang, yes, continue to pray for me. Yes, continue to pray for me. Pag hindi pa ikaw magaling, yes, continue to pray. Oh, ganun lang kasimple. Then dapat ang paniwala natin, ang next na sagot na dyan is, naniniwala ko, pagaling na ako, on the way. Di ba? Ganun. Okay? So, binigyan ko lang kayo ng sample ng healing kasi doon tayo gumagalaw sa kayo yung pinag-aaralan ko. Pero, that is applicable sa lahat ng areas ng buhay mo. Naintindihan niyo ako? Okay. So, yan. So, doon ako mag-e-end. So, I hope na, yan yung practical application ng Blood of Jesus at i-apply natin yung Blood of Jesus sa buhay natin. The more you practice or the more you experiment, yun yung word ko, experiment, sa mo i-apply yan sa buhay mo, parte ng buhay mo, the more na mas matututunan mo, ay, ito effective to dito sa area ito ng buhay ko. Ay, ito effective to. So, subukan natin. So, gawa tayo ng workshop. Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Hindi, yung iba naka-off cam kasi. Gising pa ba kayo? Yung mga naka-off cam dyan. Salita naman kayo. Are you still awake? Okay. So, gawa tayo ng workshop. Hanap ka dyan sa mga binigay ko ng Bible verse. Hanap ka dyan ng mga Bible verses dyan na alam mo applicable sa buhay mo ngayon. Alam mo applicable sa buhay mo ngayon. Ano yun? Ano kaya yan? Ano yung pinaka-applicable dyan sa buhay mo ngayon? Ngayon mismo, as we talk. Yung masasabi mo, ito, kailangan ko itong verse na to. Ayan. Yung, alam mo, masasabi mo, ito, kailangan ko to. So, isipin mo kung ano yung pinaka-applicable sa'yo dyan. Tapos, hawakan mo. Tapos, anong area ng buhay mo applicable yan? Nalalaglag ka ba sa kasalanan? Anong kasalanan yun? May bisyo ka ba? May problema ka ba sa bahay? May sakit ka ba? May ganito ka ba? May ganyan? And so on and so forth. Ano yun? Idutong mo. Tapos, every time na doon yung temptation for you to feel defeated doon sa area ng buhay mo na yon, banggitin mo yan. Hindi mo lang banggitin yan. Kung na doon yung temptation, for example, example lang, gagamit ako for the sake ng temptation. Example, meron kang problema sa bisyo, sa alak. So, anong Bible verse ang panlaban sa bisyo ng alak na nakasulat dyan? Tapusin natin dito. Oh, uy, magsalita kayo. Tanong ako. Palagay mo, ano dyan? ano? Hindi kita naintindihan clear. Galatians 5. Ano? Galatians 5.1 po. 5.1. Yung I am free ba yan? Ayan, I am free. Ayan, pwede yun. No? Pwede yun. So, ibig sabihin ko, nandiyan yung tukso ng alak. De, Galatians 5.1, I have been crucified. Ay, yun ba yun? Hindi pala yun. Okay, masal ganyan. I am free in Christ. Hindi ko kabisado, di ba? Hindi ko kabisado. Kung hindi mo kabisado, hindi mo kailangan i-memorize, sulat mo. Tapos, kunin mo index card. Kunin mo cellphone mo. Lagyan mo, gawin mo wallpaper. Tapos, magkano? Ay, hindi. Ito, dinideklara ko to. Isabihin mo siya. Ngayon, wag mo sabihin na malumanay. Ganito raw yan. Turuan ko kayo ng mabilisan. Okay? Ano pa yung isang Bible verse dyan? Ito. Siguro last one. Ha? Galatians 5.1. Nandiyan pa ba kayo? Sundan niyo ako. Iaano ko lang to. Tapos na tayo. Okay. Habol ko lang to. Hindi ko plano ituro to pero turo ko raw eh. Wait lang. Naglolo ko yung ano... Galatians 5. Okay. So, sabi dito, again, nasa ESV version, pakibasa, sige clear, pakibasa, simulan mo. 5.1. For freedom Christ has set us free, stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Yeah, so, wait lang. Yan. Okay, sabi dito, for freedom Christ set us free, stand firm, therefore do not submit again to yoke of slavery. Okay. So, nasa inyo na dito kayo, alam na ito ni Ante Che,
This is how you'd go to do this. Ready na kayo? Okay, ngayon, bawat isa sa atin, well, syempre, lahat tayo nakamute. Di tayo pwede basahin to ng sabay-sabay. Make sure na nandito, ah. Make sure na nakikita nyo yung Galatians 5.1, okay? Ngayon, lahat kayo mag-mute kasi baka, ano. Okay, ready na? Okay. Lahat tayo, basahin nyo siya sa sarili nyong tono. Nasaan man kayo, okay, basahin nyo siya, okay? Sige, 1, 2, 3, go. Huwag kayong mag-mute. Huwag kayong mag-unmute, okay? On your own lang. Okay, 1, 2, 3, go. Ayan, sarili yung tono, ha? Okay, so ito yung tono nun, parang sa atin. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. So madali lang, simple lang, okay? Now, binasa mo siya one time. Now, basahin natin uli siya the second time, putting an emphasis doon sa word na freedom. At lahat ang word na free. Okay? Putting emphasis pa, paano yun? For freedom, Christ has set, ano? For freedom, as Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Kayo, subukan ninyo. Okay? So, anong ginagawa natin? We're putting an emphasis to a word. Now, pangalawa, basahin natin pangatlong beses. Ngayon, lagyan natin ng emphasis yung nagpapalaya sa atin. Sino nagpapalaya sa atin? Si Kristo. Okay? For freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. O kayo. So, yung pangalang Kristo, yung lalagyan natin ng emphasis. Okay, 1, 2, 3, go. Sinari kasi tinitingnan ko eh. Okay. Ngayon, okay, last one. So, ito last one. Kung kayo tatanungin ko, ano pa yung dito like, pwede nyo lagyan ng emphasis ng mga salita? Basahin nyo uli siya, putting emphasis to certain words. O, di ba? So, for example, ito yung pinaka-example. O, ito yung pinaka-example. For freedom, Christ has set us free. O, kunyari, ito lang, dito lang babasahin natin. Then, binasa mo ulit. For freedom, Christ has set us free. O kaya pangatlo, for freedom, Christ has set us free. So napapansin nyo kung saan-saan yung intonation o yung emphasis na ginagawa. Anong purpose nun? Ang purpose nun, the more you read it, the more you put emphasis sa iba't ibang panig nung statement. Okay? The more na mas nare-retain siya sa isipan mo. The more na nami-meditate mo siya. Yan ang isang klase, isang form ng meditation. The more na nai-embed siya sa spirit mo at the more na nai-establish siya sa puso mo. Again, consistency, frequency, repetition. The more consistent you are confessing the Word of God, the more frequent and the more repetitive we are confessing the Word of God, the more it is being established in our lives. So, binigyan ko ng example. So, example, pag merong alak, ito panlaban mo, andyan yung bisyo, hindi eh. I am free in Christ. He set me free. So, minsan ang ginagawa ng iba dyan, sinisigaw pa nila to, yung pinaglalaban nila with conviction. Okay? So, doon ako mag-end. So, ang assignment nyo this afternoon is yung mga Bible verse dyan, try nyong basahin, putting an emphasis sa iba't ibang panig ng words dyan. Linyahan nyo. Diba? Nag-gets nyo ba yung example kanina? So, ano yung Bible verse dyan na kailangan mo? Basahin mo siya. Kung gaano kahaba, kung gusto mo every word, lagyan mo na emphasis. Diba? Iba yung words yun. So, gaano katagal mo babasahin yun? Nasa sa'yo. Kung gusto mo every word, lagyan mo na emphasis. It works. It works not because may magic yan. It works because you believe. The more you read it, the more you believe in it, the more you will see yung impact nito sa buhay mo. So, ito yung gagawin natin. Within the week, tingnan mo ano yung Bible verse na meron dyan na kailangan mo. At tingnan mo, and we will have a review ano ang impact niyan sa atin. Amen? May question ba kayo? Alam na ito natin, che, na pinag-aaral, pareho lang kami ng teacher. Pareho lang kami ng teacher niyan. Okay. Okay, so, may gusto ko sabihin natin, che, may gusto kong dagdag. Baka may nakalimutan ako. Nakamute ka. Nakamute ka. Pwede nyo rin, ano, pwede nyo rin na iba't ibang, ang tawag doon? Stress. Iba't ibang, stress,
So yung ano, yung pwedeng iba't ibang manner of confessing. Limbawa, yun nga, sa unang mahina lang or malumanay, pero habang dinedeclare nyo, mas nagiging, alam mo yun, yung kinoconvince nyo yung sarili nyo na, this padiin is true, padiin. This is what I believe, ito talaga yun. Ganon. Padiin ng padiin, palakas ang palakas. Oo, yun, diin. Padiin ng padiin, yun, parang nang gigigil kayo, hindi, ito yun eh. Alam mo yun, hindi, ito yun. Alam mo, may ganun na. May gigil na. Okay. Sana one day makapag-workshop tayo. So, but anyway, yan muna yung katotohanan ng blood of Jesus. I want you to walk in victory. Amen? We are walking in victory. Sige, let's pray. Okay, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na to. Thank you, Lord God, for allowing us to know your word. Lord, yung mga hindi po namin nakasama ngayon, be with them. And na-record ko, Panginoon, to. And we pray, Father God, as we study more about your word, we will grow deeper and deeper, especially about the blood of Jesus. Salamat, Panginoon, kasi mayroon to practical application sa buhay namin. Thank you, God, for everything that you are doing. Panginoon, pampanalo na kami, Panginoon, and kiniklaim namin yung pagkapanalong ito. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. And we are claiming yung blood ni Jesus because we are forgiven because of the blood of Jesus. We are forgiven. Thank you. Establish the truth of your word na hindi kami madala, masway ng lies. And as we go deeper, Lord God, dito sa hearing your word, how to hear your word, yung katotohanan na yung salita, within the following weeks, allow us, Lord God, to raise up mighty men and women of the Lord, establish sa salita po ninyo, Panginoon. Thank you. Bless everyone. In this we declare, in Jesus' name, amen and amen. Okay, so magandang hapon, church. Magandang hapon, everyone. Magandang hapon. On come na tayo.